welcome back po again sa ating pong YouTube channel. Siyempre, nandito na naman po tayo. At medyo naka-recover na tayo dito sa ating pong jet lag dahil nga sa nangyaring katagumpayan na ating kinaharap sa bansang Amerika. Sa bansang Islamic na minanamnam natin ang tamis ng tagumpay. Sa inyo pong lahat na nakasuporta dyan, sa lahat po ng naniwala, maraming salamat po sa inyo lahat. Tayo po ay nagpapahinga lamang at nagmamasid-masid din naman sa ating pong mga pangyayari sa ating pong kapaligiran. Kaya nga, ito nga, siyempre nakakapanood tayo ng mga videos, yung mga bagay na magaganda, nakakapanood din naman tayo ng mga bagay na pangit, mga kinapangit-pangitan sa lahat ng pinakapangit. Yan. So sa mga tuwid, again, may nagtanong na naman sa akin. Sabi niya, Direk, hindi mo ba gagawa ng reaction video yung tungkol kay Nanay Mary Ann? Eh, sabi ko naman sa kanya, hindi na siguro. Actually, hindi naman bago na sa atin yan eh. Andiyan dyan naman kahit papano, may mga kaibigan naman tayo dyan, mga vlogger din naman, na sila Sir JR, sila Graveyard, sila Bungo, at yung iba pa, sila Tatay Rocky. Sa mga ganyan bagay, sila na bahala dyan, kayang-kaya naman nila yan eh. Kasi kung magpapaka-beast mode pa ako pagdating sa kanyan, baka hindi na nila kayanin. Hindi, wag. Kaya, diretso na tayo dito ah. Tungkol nga dito sa nangyayari sa pagitan ni Yama, si Yama at kay Nanay Mary Ann. So alam na natin na nagkaroon ng ganito, ng ganyan, ng conflict, no? Nagkakabintangan na, nagkakasisihan na, nagkakalabasan na sila ng kung ano man na dapat pa nilang ilabas na ibato sa bawat isa sa kanila. Just to make the story short, so sa lahat ng mga napanood natin, sinasabi ng iba na humiwalay na nga si Nanay Mary Ann at dati nasa side nila, no, kakampi nila, ngayon kalaban na nila. Nagising na raw si Nanay Mary Ann. So, ang sa atin naman kasi, ganito lang yan eh. Ganito, napakasimple lang naman yan eh. Tignan mo ha. Naniniwala ako, 100%, kahit noon na sinasabi ko na ito sa inyo, na alam nila yan, hindi pa sila nagigising. Pinaglalaban talaga nila si Francis Leo Marcos? Hindi po. Hindi po ganyan. Kagaya ng sabi natin, lahat ng mga tao na nandiyan dyan sa side ni FLM, yung mga vlogger niya mula kay Layama at sa iba pang nakikisawsaw dyan, alam na alam nila kung ano ang totoo. Alam nila. Siguro may mga ilan-ilan dyan, na hindi alam talaga. Pero hindi na importante sa kanila yon. Okay? Again, inuulit ko, mas mahirap gisingin ang taong gising na. O mas mahirap gisingin ang taong nagtutulog-tulugan. Hindi ba? Bakit nagtutulog-tulugan? Nasa kanila po yung kasagutan niyan, ang kanilang motibo at ang kanilang rason kung bakit ayaw nilang gumising kahit sila ay gising na. Gaya ng sinasabi nga nila, no, dyan sa side ni FLM, na kaya daw humihiwalay na tong mga taong ito, sila Nanay Mary Ann, yung mga iba pa dyan, sila Sir David, tapos sila Donna Hill, marami pang iba dyan, dahil wala na daw pera si Francis Leo Marcos, kaya iniiwan na lang daw. Oh, ito naman ang katanungan, di ba kayo na rin nagsabi bilyonaryo yan? O trilyonaryo pa. Paano nang iiwan yan? Paano natin ngayon masasabi na kaya iniiwan si Franz Leo Marcos eh dahil wala na siyang pera? O di ba nga marami nga siyang pera? Sabi nyo. So hindi yun ang rason. Hindi ba? Ang totoo kasi nga dyan, lahat nga kayo alam nyo na kung ano ang totoo. Ngayon, it's a matter of time na lamang yung tamang panahon kung kailan sila kakalas. Kung kailan sila papanig sa katotohanan. Kasi hindi sa lahat ng oras, ay magkakasya na lamang tayo sa kung ano yung ating kailangan, kung bakit tayo nananatili sa isang bagay na pinapaniwalaan natin, na alam naman natin na hindi dapat paniwalaan pa. Yan yung mga natitira dyan, hindi ko linalahat dahil may mga kaibigan din po tayong FLM vloggers or FLM supporters, FLM defenders, na kahit papano po ay may malinaw na pag-iisip. Ngayon, yan sila Yama, sila Macmac Pablo, sila Jojo de Guzman, yung mga ibang FLM defenders dyan, FLM vloggers dyan, na nakikiride on na lang. Kahit na paulit-ulitin pa natin, kahit ano pang sabihin natin, hindi naman yung importante sa inyo kung Francis Leo Marcos nga yan, eh, kung mayaman eh. Ang importante lang sa inyo dyan, yung makakuha kayo ng suporta, yung makakuha kayo ng views, yun yung totoo. Aminin nyo na yan, di ba? Eh, total naman, kayang-kaya din naman ng mga sikmura nyo, ng mga pagmumukha nyo na ising, yung ganyang klaseng pagkatao, para ipakain sa mga pamilya nyo, eh, di gawin nyo na walang problema dyan. Ngayon, kung sa tingin nyo na kailangan nyo nung kumalas, eh, di kumalas na kayo. Total, ganyan din naman yung kalakaran, di ba? Ngayon, saka na tayo magkakasingilan kapag dumating na sa punto na nagkakaipitan na. O, ano yung sasabihin ng iba? Yung mga maiiwan dyan na FLM defenders, mga FLM vloggers, na traidor si ganito? Naaha si ganito dahil umiwalay? Dahil wala na siyang papakinabangan? Kaya umalis? Ito ngayon ang katanungan.
Paano ngayon kung matira na lang dyan si Yama o kaya si Makmak Pablo? Hindi ba? Ano ngayon ang ipapaliwanag nyo sa mga FLM supporters? Na sorry. Ha? San sila ngayon nahahawak? Eh di ba kaya yung mga pagmumukha nyo yung nakapront dyan, yung mga pinagsasasabihin nyo? O ngayon kapag nagkaubusan kayo, sabihin nyo, nagising na kayo sa katotohanan, sino pa yung mga susunod sa inyo? Ano ngayon ang sasabihin ng mga FLM supporters? Ha? Dahil dito nga kay Nanay Marian, hindi nyo matanggap-tanggap din. Wala tayong pakialam dyan kung ano pang motibo ni Nanay Marian, kung bakit siya mabaliktad ngayon o kung ano mang bagay ang gusto niyang ilabas o kung gusto niyang i-expose. Dahil alam na alam din naman ng panic ni Francis Leo Marcos o ni Norman Mangusin ang tunay na istorya sa bagay na yan. Diba? It's a matter of time, mga kababayan. It's a matter of time, mga FLM supporters. Lahat ng naniniwala kay Francis Leo Marcos. Uulitin natin, ha? Uulitin po natin. Hindi mag-aaksaya ng panahon yung mga FLM bashers dyan para usisain ng usasain si Norman Mangusin o si FLM para lang sa kanilang sariling kapakanan. Ano ba mapapala nila dyan? Wala naman silang mapapala eh. Kung tutuusin nga, mas delikado pa nga ginagawa nila, di ba? Mas delikado pa. Ngayon, pinag-uusapan natin. Sabi ni Yama daw, di na daw dapat pa inuusisa yung pagkatao ni FLM. Mali. Di ba? Hindi ba dapat na kung ang isang tao ay pinaglalaban mo, kung isang bagay ay pinaglalaban mo, hindi ba nararapat lamang na alam mo yung background niyan? Alam na alam mo yung storya? Kasi nga, kaya ka nga nagtitiwala dahil alam mo kung ano yung pinaglalaban mo. Dahil alam mo kung ano yung pinagtatanggol mo. Dahil alam mo kung ano yung sinasabi mo. Nakapikit ka man o nakadilat, alam mo dapat kung ano yung sinasabi mo. Ngayon, kung may bagay ka na tinatago na ayaw mong malaman ng mga kasama mo, kung kaya't pinagbabawal mo, kung totoo man na pinagbabawal mo na huwag nang alamin pa ang totoong pagkatao ni Francis Leo Marcos, there's something fishy. Hindi po ba? Walang problema dyan. Kung may Marcos talaga yan o kung hindi, dapat nga mas matuwa ka pa. Dapat nga mas i-encourage mo pa na alamin nyo. Ha? Total, naniniwala tayo dito. Kayo mismo magsaliksik at alamin nyo ang tunay na pagkatao nito. Di ba dapat ganun? Kesa yung pinagbabawala mo. If you are depriving for something, ibig sabihin, nag-aalala ka, nag-worry ka na malaman ng iba yung totoo. Dito naman, para sa ating mga kababayan. Mga kababayan, ito po, makinig po kayo. Wala po kaming against sa pagtulong sa kahit sino man na tao. Hindi namin binabash o hindi natin binabash yung mga bagay na itinutulong kung tumutulong man talaga. Yung mga tao sa atin, mga kababayan natin na hindi talaga makontento dun sa mga tao na gumagawa na ng tulong subalit binababa pa, pinipilit pang hilahin pababa. Meron din naman ng mga tao na kaya nagsasalita ng ganito, na kaya tumitira sa ganyan, hindi dahil sa ayaw nila na may tumulong, kundi gusto nilang malaman ng mga tao yung talagang katotohanan. Na sa bandang huli, hindi natin pagsisisihan ang lahat ng bagay. Kung lagi natin sinasabi, hindi na raw importante na Marcos siya, importante na katulong. Kung gano'n naman pala o hindi naman pala importante, di hayaan mo silang magsaliksik at alam mo yung pagkatao ni FLM, total ang pinagbabasihan naman natin dito, yung ginawa niya, hindi yung pangalan niya. So anong poproblemahin mo? Para kung may magsaliksik man dyan, kung may maghukay man dyan, kung may mag-research man dyan tungkol sa tunay niyang pagkatao. Di ba wala ka dapat ipag-alala? Kasi ang pinag-uusapan natin dito, hindi yung pagiging trilyonaryo niya, hindi yung pagiging bilyonaryo niya, hindi yung pagiging Marcos niya. Ang pinag-uusapan natin dito, yung sinasabi niyo, na itinulong niya sa ating mga kababayan nung panahon ng pandemya at sa sinasabi niyong pagtulong hanggang sa ngayon sa pamamagitan ng inyong pong Mayaman Challenge at ngayon nga itong version niyo ng Mayaman Challenge. Hindi po ba? Hindi ba dapat ganun? Ito lang ang tanong ko. Pag dumating pa yung mga susunod na panahon, Yama at yung mga iba pa dyang defender, pag may mga humiwali pa sa inyo, may mga nalagas pa dyan, ano ngayon ang ipapaliwanag niyo sa mga tao? Mga traitor sila? Wala na silang papakinabangan? Oh, sa inyo na rin ang galing ha. Na lagi nyo sinasabi na may ahas dyan sa grupo nyo. Ito naman ang masasabi ko dun sa mga FLM supporters, sa mga kababayan natin na niniwala. Hindi nyo ba naisip minsan na yung inaakala nyo na kontrabida, na kontra ng kontra sa paniniwala nyo ay yun pala yung tunay nyong kakampi na nagsasabi ng totoo. Ngayon itong mga nagsasabi na ganito si na ganito na mabuti, na ganito na pinaglalaban natin, na ganito na dapat nating paniwalaan, dapat nating huwag iwan. Hindi ba kayo nababagabag na baka sila pala yung mga talagang nakikinabang sa pinaniniwalaan nyo na si Francis Leo Marcos o Norman Mangusin? Hindi ba kayo nag-aalala?
na sila pala yung mga oportunista? Hindi niyo po ba napapansin? Wala po kaming mapapala, wala po tayong mapapala para manira ng tao dun sa taong sinasabi natin na tumutulong. Ano mapapala natin dyan? Wala naman tayong pagkakakitaan dyan eh. Simple lang ang tanong eh, sino ba ang kumikita? FLM defenders o FLM vloggers o mga kumukontra kay FLM? Simpleng tanong lang. Dapat inaalam natin ang mga bagay na yan. Kaya huwag po kayong magagalit dun sa mga tao nang sasabi sa inyo. Dahil alam po natin na mas maganda pa yung tinatawag na open rebuke is better than secret love. Mas mag-ingat po kayo dun sa mga taong nagsasalita ng matatamis. Ha? Yung mga nagsusugar po na nasa panic ninyo, na pinaniniwalaan ninyo, kesa dun sa mga taong nagsasabi sa inyo ng totoo. Ang dami ko dapat asikasuhin pa. Pero pinag-aksayaw ko pa ng panahon na to. Yung nangyari na yan kaya Mary Ann Victory, wala na po tayong pakialam dyan. Ang sinasabi lang po natin, pagkatapos nitong mga issue na ito, pagkatapos ng mga bangayan na to, sa kanilang panic na humiwalay si ganito, sino pa ang susunod? Ano pa yung susunod nyo na ikakatwiran kapag may mga nalagas pa sa grupo nyo? Paano nyo ngayon ipapaliwanag yan sa mga tao? Ilang naman ay saga ng akin, sa aking opinion, sa aking masasabi, mga kababayan, mga kamotivation, and hopefully ay matapos na itong mga ganitong bagay. Kasi masakit na rin sa ulo eh, tsaka madami tayong dapat na inaasikaso pa, hindi yung mga ganito. At least dumating man yung time na lumabas ang totoo, masasabi ng mga iba sa inyo, yung mga nakakapanood nito, yung mga nakakapanood pa sa ibang vloggers na nagsasabi ng mga nalalaman nila, ng mga bagay na gusto nilang i-expose, masasabi po ninyo na hindi po kami nagkulang. Na hindi po kami nagkulang sa paalala para sa inyo. Ay paano nagawa namin yung part na sabihin po yung totoo. Yun lamang po mga kamotivation, mga kababayan. So maraming salamat po muli sa inyong lahat. And hopefully ay magkasama-sama tayo muli sa ating pong mga susunod na videos. Siyempre sa ating movies ay sinushooting pa natin at naghahanap pa tayo ng mga panibagong artista, ng mga talent, ng mga production crew para mas mapatibay pa natin, mas mapaganda pa natin ang ating pong kinakaharap na showbiz career dito po sa taong 2021 hanggang pagpasok ng 2022. Maraming salamat po sa inyong lahat. And what can we say? Good morning, good evening, good day, and God bless you.